So, hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ay gagawa po ako ng part 2 ng video ko tungkol sa nasira kong buhok. So, ano ba ang ginawa ko para mabuhay ulit ang buhok ko? After ko po i-upload yung first video ko na nagtatanong ako kung ano ang pwede kong gawin dahil nasira nga po yung buhok ko as in natusta siya. Dahil nga po, bleach tapos ni-reband, bawal pala yun. So, yun. Natusta talaga yung buho ko. As in, tustadong tustado. Napakarami pong nag-message sa akin na naghihintay ng sagot. Hanggang sa Facebook ko, nakakarating sila. Mini-message nila ako kung papaano ko daw binuhay ulit ang buho ko. So, itong video na to ay maiksi lang din. Kasi may pupuntahan ako. Gusto ko lang sagutin yung mga questions nyo. Una, may pag-asa pa nga bang mabuhay ang buhok na bleach, tapos ni-reband at namatay? Base sa aking experience po ay may pag-asa naman, pero sobrang baba ng chance. Yung sa nangyari kasi sa buhok ko is sobrang na-dry siya, nasunog siya to the point na naglalagas na nagpuputol-putol na. For example, dito yung start ng natural hair ko, dito talaga siya nagka-cut, tapos lumalaglag na siya. Ganun ka-worse yun nangyari sa buhok ko. Then, nangyari yun noong September, October, November, December, January, February po ngayon, 5 months na ang nakakalipas. No choice ako, nag-try ng napakaraming product. Ilalagay ko po sa baba. Nag-try ako ng sun silk na green and cream silk na green kasi yun daw, sabi nila, kailangan ko daw mas mabilis mapahaba yung natural hair ko kasi yun na lang daw talaga yung pag-asa na bumalik sa lambot at buhay yung buhok ko. So, yun. Pasensya na po, may binasa akong message. Hanggang ngayon, 5 months ko na siyang ginagamit. And sobrang highly recommended ko po ang sun silk na green and cream silk, any conditioner na cream silk. Sobrang napaka ganda talaga niyan sa buhok. Pero depende, disclaimer, depende pa rin po talaga kanya-kanyang hiyangan. Then, ayun po, after ko pong magluksa sa buhok ko ng isang linggo, sumubok ng iba't ibang product. Una ay keratin. May mga nabibili po dyan sa market na keratin, yung tig 15 pesos to 25 pesos. Ginamit ko po siya, binababad ko sa buhok ko siya 45 minutes ng 45 minutes every day. So, marami siyang klase, trinay ko sa palitan, linggo-linggo, nag-iiba ako. And sa palagay ko naman, may magandang naidulot siya sa buhok ko. Pero sa tuwing ginagamit ko siya, dun lang malambot yung buhok ko. Pag nag-stop ako, nag-skip ako ng isang araw, bumabalik siya sa dati, sa sobrang dry. Then, yun din, diretso ko siya. May ginamit din ako sa Watson's, color pink siya. Ilalagay ko na lang sa baba kasi nalimutan ko kung ano yung pangalan niya. Nag-buy one, take one siya sa Watson's. So, bumili ako kasi nakalagay is para nga daw sa namatay na buhok. Sinubukan ko siya and parang mas naging worse yung buhok ko nung itinigil ko yung keratin. Mga 2 weeks or 3 weeks ako nag-keratin. Then, nag-switch ako dun sa Watson's product. And, ayun, naglagas talaga siya as in, nagputol siya from my natural hair to yung puro chemical na dun. So, nawalan ako ng choice. October, kailangan ko siyang ipakat ng sobrang igsi. Ipapakita ko po yung picture ko. So, hanggang dito lang siya. Mid ng tenga ko. Ayan. So, October, November, December, January, February. Ngayon, first week ng February. Almost 4 months. And ang bilis sumaba ng buhok ko. So, sobra-sobra ako nagpapasalamat sa sun silk na green and cream silk. Hindi po ito bayad. Sobrang na-appreciate ko lang talaga yung product nila. Ayun. Bukod doon sa mga product na sinubukan ko, doon sa dalawang yon, hindi ako tumigil. Kasi, alam ko hindi na talaga siya mabubuhay since yung kinat na nga
yung mga nalalagas, then ayan, meron pa siyang ibang part na patay na, patay pa rin talaga yung buhok ko. So, ang aking tatatanging pag-asa ay pahabain ang aking buhok para bumalik ang tunay na sigla at tunay na buhay, talaga yung buhay na, yung mga namatay na hindi na pwedeng buhayin, applicable pala yun sa buhok. Base lang naman sa aking experience. So, ayun, nag-try din ako ng yung hair grower na oil. Ilalagay ko din lahat. Lahat ng ginamit ko, ilalagay ko sa baba. And, yun. Alam ko, lahat ng product na ginamit ko ay nakatulong naman. Para humaba yung buhok, pero hindi mabuhay. Para humaba at lumambot ng konti yung buhok, pero hindi mabuhay. So, nagpa keratin din ako, Brazilian blue. Keratin, sa salon yun. So, talagang pinuhunanan ko na rin siya. And, hi, sa kasawiang palad, girls, wag nyo na lang gawin na pag nagpa-bleach kayo, eh, magpapariban. Kasi, ang hirap talaga. Ang hirap buhayin na natustang buhok. So, ayan, kailangan ko rin, pinaitiman ko na yung buhok ko. Talagang, ibinalik ko na siya sa dati. Sa ngayon po, hanggang dito na yung natural hair ko. Ayan. Ang bilis kumaba. Sobrang ganda ng sunset na green and crimson na kahit anong conditioner. Basta everyday, hindi yan nagpapalya. Hindi ako nagpapalya. Yun talaga yung ginagamit ko. And parang 1, 2, 3 inches na siya sa ilang months pa lang. Sobrang happy ako sa sunset and crimson. So, ayun. Hindi po nabuhay ang buhok ko ng buhay na buhay, pero naging better siya sa katatry ko na nagkatatry ng iba't ibang produkto. So, sa mga nasira din yung buhok, gaya ko, no choice tayo. Kailangan nating tanggapin na hindi na talaga mababalik yung dati, kundi kailangan nating pahabain para yun yun na yung natural hair natin. And ayun, sumubok pa rin kayo ng sumubok, kasi kagagamit nyo naman ang kakagamit ng mga products na may nutrients, eh nakakatulong naman talaga sa buhok. Ayun, hindi nga lang natin mababalik talaga lang as soon as possible na bubuhayin yung buhok. So, kunyari nang hinayang kayo kasi ang haba na ng buhok nyo, tapos ayun, namatay, eh wala po tayong magagawa. Kailangan nating maging mahaba ang pasensya. Ayun. Kailangan nating habaan ang pasensya natin, at sa susunod ay ingatan at mahalin na natin ang ating mga buhok. Ayun. So, thank you po sa mga naghintay at nagme-message sa akin, at pilit-pilit po akong hinahanap kahit sa Facebook ko. Thank you. Kasi thank you din doon sa mga nag-comment ng mga product na pwede kong i-try. Nag-try din pala ako ng nung shampoo ng yung sa kabayo ba yun? Sabi nila kasi mabilis daw makahaba. Kaso parang hindi ko nagustuhan yung effect kasi ang tigas. Sobrang nakakatigas ng buhok. Yun. So, ito po ang aking buhok ngayon after 4 months. Ayan. Dry pa rin siya kung makikita nyo. Pero pag malayo, hindi na siya halata. Kaya medyo okay na din. Okay na rin siya. Yun. So, dito ko natatapusin ang aking video. Ang next video ko naman po ay kung ano ang ginawa ko sa aking acne problem. So, yun. Makikiabangan na lang din ulit, guys. Kasi talagang na-stress ako sa buhok ko. Nagsunod-sunod na pinimples naman ako. Yun naman yung naging problema ko na sobrang laki. Grabe. At least ngayon, time lang. 4 months ko lang sinolusyonan lahat, buhok at saka ang aking balat. Sobrang masaya na po ako ngayon sa resulta. Kahit dry pa, tanggap ko na siya.
Ayun, so wala na akong masabi. Thank you. Thank you.